okay sila sa mga dapat kanyang. Lalo-lalo na yung mga drinks na walang natin. Pag nag-extract tayo ng stress, dapat nainit niya yung chat class, pinapag-aw na rin dito. Hindi lang yan yung for the purpose na mapainit, kundi para din ma-sanitize na dito. So, pwede na rin in-OTK yung mga baso, di ba? Lalo na pag hindi naman gamit ang gamit. So, pwede na rin. Then, ito yung semi-automatic or automatic control switches. So, pang-control ito sa flow ng water at sa pressure na ipoproduce ng group head para makapag-extract. So, ito yung group head or grooving natin. Kung saan yung nilalagay itong water. So, dyan siya yung nakatouch. Okay? So, ito yung parte ng mga maingat ha. Kasi minsan pag nakadikit kayo, nabibigla na bibitawan ng baso. Ito, ito, tsaka ito. So, pag nagamit na to, mainit na to ha. So, avoid touching these parts kasi sobrang mainit. Dito lang sa rubber, ang hawak natin ha, para hindi kayo na papasok. So, once kasi na-finish mo na siya, sobrang mainit na ito. Yung stainless na parts. Okay, so ito yung steam wand natin. Ito yung steam tip na sinasabi ko natin na pwedeng tanggalin. Pag naglilinis. So, pati yan, tinatanggal, kinukuskus. Tapos, binababad ito dun sa cleaning chemical para matanggal yung mga milk na nakaligit dyan sa ilalim. Kasi pag pinurge natin siya, hindi lahat ng excess na milk natatanggal. May naiiwan pa din dun sa loob. So, yun yung kapag sobrang init, tumitigas at naluluto siya dun, magiging brown. So, yun yung namamaho kapag hindi nalinis ng maayos. Okay? Then, ito ang switch ng hot water dispenser. So, itong water na nagmumula dito, ito lang yung ginagamit natin sa pagsiserve ng hot American. So, hindi kayo pwedeng kumuha ng tubig na papakuluan nyo. Kasi ito lang talaga yung tubig na dapat na nilalagay pag nag-serve ng Americano. Kasi ito lang yung standard na init. Tapos, ito yung steam pressure gauge. At saka ito naman yung group head pressure gauge. Okay. So, steam ito. Makikita natin na ready na to kapagka naka above 0.5 na siya. 0.5. Ito naman, pag naka-zero na, makikita din natin na ready na siya. Okay. Zero? Hindi dapat siya mag-above 4 or 1. Pag ginagamit lang sa laro ng okay. Then, ito yung drip tray or drainage. Kung saan yung mga waste na tubig dito na pumunta. Drip tray. Then, bababa siya lang sa drainage. Ayun. Dapat ito yung side glass. Pero, hindi naman siya nagagamit na di ba ang side glass? Hindi nakikita yung one of two. At ano ba yung water level? Hindi kasi ito naka-measure. Oo, hindi kasi tayo naka-direct sa ano, source, water source. Dahil yung particles ng tubig at kasi yung sensor ay hindi ito na kaya nag-shift. So, nagkakaroon ng problema yung mga machine. Sabi ko, may hindi siya ng tubig mo. Oo. Dapat kasi ang tubig na gagamitin sa espresso machine ay filter. Para matanggal yung mga particles na hindi kailangan. So, para sa pag-provide niya. Para sa paggawa ng this. Wala yung pag-unawala ng tubig. Then, ito yung on and off switches. Ito yung general switch on. Ito yung pang-on natin. Ito, para pumasok na yung pressure dito at saka dito. Pag hindi mo ito in-on, hindi naman to magagamit. Kasi ito yung dapat pang sabay po. Una ito, after mga 5 seconds saka ito i-on. Okay. Pagka-on ito, after 5 seconds ito naman sa mga. Hindi yan sasabay na gagawin mo. Unahin ito, tapos mamaya-maya sa kamay ito. Itong cup warmer naman, ito pang switch to dito sa cup warmer. Pero, in-off na siya ng mismong technician kasi automatic na kapag naka-on na yung machine, automatic na mainit na siya. So, hindi na kailangan na i-on yung cup-warmer natin. Then, sa grinder naman tayo. Ito naman yung dozer grinder. Ito yung partner talaga nitong espresso machine. So, ang produce nitong grind is for espresso machine lang.
Pero pwede ka naman mag-grind dito hanggang coarse, pero ideal lang talaga to para dito. Kaya meron tayong burr grinder na para lang talaga sa burr. So, ito yung coffee bean hopper. So, dito nilalagay yung coffee bean. Okay? Then, adjustment setting. So, dito mo i-adjust kung anong klaseng grind ang gusto mo na ma-produce. So, since ito ay first presso machine lang, nakaset lang siya 5, para ang magagawa niya lang is fine grind, which is ideal for espresso machine. Okay? Yes, ma'am. Then, after na mag-grind na itong coffee bean, papasok na siya dito sa ground coffee roasting unit. So, dito na papasok yung ground coffee. Then, pag-dispense sa kanya, ang switch niya para sa dispensing is itong doser handle or dosing lever. Ah, dosing lever. Oo. Handle siya. Dosing handle. Pag-dispense. Then, ito naman ang tinatawag nating Porta filter rest. Bakit sa porta filter rest? Kasi, yan lang yung porta filter pag magdi-dispense ka ng ang good quality na coffee na magpo-produce mo, kapag ka yung coffee, ground coffee mo dito is 30 minutes lang. Pag nag-exit ng 30 minutes, panis na yung ano, yung coffee. Kaya ang gagawin natin, per scoop lang tayo. So, per student, apat na scoop lang nilalagay mo. So, yun lang yung i-consume mo na mag-prepare ng espresso. Kung naubos mo na yun, bilhin mo. Ito yung built-in tamper. Ito yung sinasabi mo. So, dito mo itatamp. Pwede mo dito itamp yung coffee. Pero, hindi natin nagagamitin kasi mag-training pa lang tayo. Ito lang yung gagamitin tayo. Ito ay mostly ginagamit ng mga patch tray. So, yung patch tray naman, siya naman yung mga tagasalo ng mga dinuro. Tagasalo siya ng excess na coffee na hindi nag-shoot sa porta filter. Yung coffee dito, pwedeng ibalik dito kung hindi pa nabasa. Pero pag basahin na, waste na dyan na sa knock box. Okay. Then, ito naman yung switch niya. On and off switch. Dito. Then, dito yung motor niya. Ito naman yung coffee bean hopper. Pag nakaganito siya, ma-remove mo siya dito and matik naka-close yung ilalim niya. Ibig sabihin niyan, hindi na maulalaglag yung mga beans. Kapag ka naman nakaganito siya, naka-open naman yun, pero hindi mo siya matatanggal. Okay. Machine for serving. Mag-extract muna kayo siya ng 2, 2, isang shot yan. I-calibrate nyo kung yung grinder nyo ay nakakalibrate yung grind niya na para sa espresso machine. And yung inyong coffee din ay nakakalibrate din dapat yung ground niya. Okay, para makaproduce lagi ng good shot. Kasi syempre, ang customer is quality ng product. Dapat mag-satisfied. Then, isa yung sa reason kung bakit nag-pre-extract tayo dyan sa espresso machine is nag-backflash tayo kahapon gumawa tayo ng pento. Yun yung sinasabi ko sa inyo na may pre-extraction tayo before ng pag-extract para sa pag-serve. Para yung if ever man na may mga excess na sa mga sumon dyan, wala pang yan. Ng spaces. So, ang ginagamit ko lagi na pang level ng coffee, kasi kailangan natin i-level yung coffee. Ito, pero pwede kayong gumamit ng spatula. Okay. Pwede na natin itong gamitin na pang level. Ayan. Para ma-level yung coffee. So, kailangan natin tanggalin yung mga nasa tenga-tenga niya. Opo. Yung mga excess. Una, ang gagawin lang is, ipatong lang muna para ma-level lang siya.
Tapos, pwedeng ganun-ganun lang dito. Then, saka mo lalagyan siya ng pressure. Ilang kilogram yung kailangan na i-pressure? 15 to 25. So, ayun. Bigas lang yun niya, ma'am. Pag-dump nyo, dapat even yung pressure. Hindi pwedeng tabingi kasi minsan ang pressure ng ibang ano dito lang sa thumb lang. So ang nangyayari tagilid, hindi pantay yung good shot niya is 25. Yung talagang pinaka good shot. Pero good shot na din yung 20 to 30 seconds. So ang pagbilang natin kapag wala tayong timer is 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ganun. So pwede kang mag-isip sa ay magbilang sa isip. Pwede din gumamit nung timer. Pwede kayong gumamit either dito or dito na ano ha, na tawag nito na group head. Bago gamitin ni Boopers lagi ha. 1001. Magpapatay ng ano? Oo. Kasi semi-automatic. Semi-automatic. So, ayan na yung coffee. Crema. So, 10 seconds lang makikita yung solution suspension. Kapag naglagpasa ng 10 seconds, wala na. Clear na lang siya. So, ang good shot ay nag-stay lang siya for 10 seconds. Kaya nga mahahalata nyo yung mga nag-order ng isang shot ng espresso. Ginaganan lang. Parang alak lang siya, isang shot lang. Okay. Kasi doon mo matitikman talaga yung ano, yung creaminess ng coffee. Doon mo matitikman yung flavor niya. Ayan. Then ang krema niya itong sa ibabaw. So malalaman natin kung fresh yung coffee kapag may krema. Pag walang krema, ibig sabihin, panis na yung coffee. Okay? Panis na. Within 30 minutes lang lang, ano? Ang yun sabi mo. Dito, 30 minutes. Nag-grind. Kapag dito naman, 8 hours lang dapat siya nag-i-stay. Kung halimbawa yung coffee mo, pag na-open mo na siya, may proper storage ka, aabot ng 7 days. Kapag grind yun. Kapag naman buo, 14 days. Pwede mo siyang i-keep. Pero naka-proper ang once open yun na, once open. Agad ito ha, tanggal-agad. Oo. Anong pag-inibasa? Tapos purge lang siya ng ganyan. Hindi ito hinuugas ang for the filter. Takot. Pagkataktak, ito yung gamit niya. Pupunasan lang natin para yung oil niya, oil, coffee oil na yun ah. Yun na yung ano, parang pinaka ano dito. Oo, yun yung papalit niya sa pinag... Oo. Pero pwede rin binabrush. Basa kasi yung coffee natin. So, kailangan talaga pupunasan siya ng tuyo din na... Yes. Kaya nag-order tayo ng freshly roast. Tapos dapat freshly grind. Kaya nga tayo naglalagay lang ng 4 scoops. Para pag-grind mo, yun na yung extract mo. Para fresh na fresh talaga yung medicine. Then, yung grinder. So, kapag hindi calibrated yung grinder mo, wala ka na magagawang espresso. Kapag ang machine mo naman ay hindi calibrated din sa iyong grinder, wala pa din. Water source. Kapag ang source ng water, kagaya ng sinabi ko kanina, na kapag ang source natin, dinirekta natin, may mga particles na hindi pwede. Yes, kailangan filter. And, iba din yung lasa kapag hindi filtered yung water. Kaya bumibili tayo ng mineral water. Then, barista skills. Kung hindi mo alam yung 3 factors na nakaka-affect sa extraction ng espresso, paano ka makakagawa kung hindi mo alam yung dosing, thumping, at saka yung grinding. Okay? So, kung wala kang enough knowledge sa ganun, still makakagawa ka pa rin ng bad shot. Yes. Espresso. Okay? Yes. So, yun. Yun yung mga importante-importante sa ating paggawa ng
espresso. Espresso pa lang na ounce is 120 ml. Mm-hmm. Then, ang 6 ounce naman is 180 ml. Kasi ang equivalent ng 1 ounce is 30 ml. Okay? Yun. Yun lang. Mag-measure na ako. Direkta sa cup. Di ba alam niyo naman yung kung ilang seconds siya? Yes po. Yeah, ano. So, pwede nang i-direkta sa cup. Kung hindi mo pa din kabisado yung pag-extract ng espresso, pwede ka pa din gumamit ng shot glass. Para hindi ka malito. Pero kasi di ba 25 kung good shot. Pwede kang maghanggang 25. Pero titingnan mo pa din kasi minsan hindi natin tansyado, may over-extraction at saka may under-extraction tayo. Okay. So, maging aware na lang tayo. Titignan na lang natin yung amount ng coffee sa cup natin, ha? Okay, so yan. Habang nag-aano tayo na extract ng espresso, pwede na din mag tawag nito mag steam ng gatas kasi ito 20 seconds yan ay inaabot ang naman ng 10 seconds. Yes. Kaya aabutin ko din ng sakto. Inanuhin ko lang siya na so, pag ano naman ang pag steam ng gatas ano, pwede kayo gumamit kasi ng milk thermometer, so baka gamitin ko muna kayo. Ikaw, kaya mo na ba magkumama ng latte na hindi gumagamit? So hindi ka lang, kahit hindi ginagamit yung sa mga first try lang. Ako, ito yung pangramdam ko ng init kasi mainit. Mainit po kasi. Pag ganun yung buga ng ano, yung unang buga ko nakadikit, yung pangalawang buga ko is naka angat. Angat. Okay. Nakadikit yan. Kailangan mong ibaba ng kaunti yung steaming filter para tansyahin ng ano kasi ang konti ng amount ng milk dito sa steaming pitcher kaya talagang ang hirap tansyahin ng paggawa ng cappuccino. So isiswirl natin tapos itatang para mawala yung mga microphone. Para ang matitira lang is yung microphone kasi ang inaano natin, ang ina-achieve natin is makapulos tayo ng microphone. So, ito naman, medyo lubog siya. Ay, latte ito. Medyo lubog? Oo, yung ano niya. Palubog naman to. Palubog? Oo, kasi hindi siya kailangan ng... Wala naman ito naman. Oo, hindi naman niya kailangan ng maraming. Parang binuhin mo lang siya. May foam pa din siyang konti, pero hindi siya ganun kadami kagaya ng cappuccino. Hindi din naman siya kakonti kagaya ng flat white. So, yung kukuchin. Pag gusto mong makangat ito, iangat mong konti para mabubahan siya.
maganda siya. Three.